Magandang araw po muli mga kasaka, kamusta po kayo? Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Sa mga patuloy pong nagsusubscribe ay maraming salamat po, at sa mga hindi pa nakakasubscribe ay mag-subscribe na po kayo at i-hit nyo na rin po ang notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga videos. Ito nga po pala ang inyong agriculturist, saludo po sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. Ito pong hawak ko, ito po ay ang inyong makakatulong sa pagsugpo sa mga damo sa inyong palayan. Ito po ang TopShot 60OD. Mas kilalanin pa po natin ang TopShot 60OD sa susunod na video. Magandang umaga muli sa ating lahat, no? Ating mga ka-agribida mula sa ating online and sa ating agribida dyan on-site sa Mindanao. So muli po, ako si Rene Ray Bacosa, inyong field scientist mula sa Field Sciences Crop Protection Discovery and Development. Makakasama po ninyo ako muli ngayong umaga para naman talakayin ang technical profile ng TopShot 60OD, isa sa mga mabibisang herbicidio na meron ang Corteva AgriScience. So marahil ang marami sa inyo o ang ilan ay kilala na ang produktong ito, no? Kasi hindi na siya talaga totally bago. So nasa merkado na siya mga ilang taon na. Magsisilbing refresher na lang po ito sa inyo. At pagkakataon naman, no, para sa iba na ma-introduce namin itong TopShot 60OD. Okay? So simulan natin ang talakayan dito sa one-pager summary ng ating produkto. So ang TopShot 60OD po ay isang post-emergent herbicide na mayroong kombinasyon ng dalawang active ingredient na pinoxulam at cyhalofop butyl. Ito pong mga active ingredient na to ay mula sa magkakaibang grupo ng herbicide o mode of action group, no? Kaya naman mainam itong tool para sa herbicide resistance management. So ang pinoxulam ay napapabilang sa group 2 herbicides o ang acetolactate synthase inhibitors, habang ang cyhalofop butyl naman ay napapabilang sa group 1 herbicides, o ito yung acetyl coenzyme A carboxylase inhibitors po. So ang parehong AI na nabanggit ko ay meron pong systemic activity. At mga kaagribida, ang TopShot 60OD po ay classified as category 4 pesticide. So it meron siyang green band sa kanyang label, meaning ito ay may magandang environmental tox profile. So at bukod pa po diyan, isa pa sa mga magandang katangian na meron ang ating TopShot 60OD ay ang pagiging crop safe nito o malamig sa palay. Kaya naman maaari natin siyang gamitin sa direct seeded o sabog tanim, ganun na rin sa transplanted o lipat tanim. Para naman po sa kanyang mga target weeds, no, kayang-kaya niya pong kontrolin o mabisa siya sa tatlong klase ng damo, no? Yung grasses, sedges, broadleaves, kasama na po diyan yung mga damo na mahihirap kontrolin tulad ng television at salay maya. No, mamaya po iisa-isahin natin yan kung ano-ano ba ang bawat damo na pasok sa bawat grupong ito. No. Sa rate naman po, no, ang application rate ni TopShot is 1 liter per hectare gamit ang hanggang 192 liters per hectare na water volume, o katumbas niyan ay 10 to 12 tank loads po per hectare. So sa timing, ang mabisang timing nito is between 9 to 12 dash or dot. So dahil nga po pwede siya sa sabog tanim at lipat tanim. Ngayon naman po, ano ba yung nabanggit ko kaninang, diba nabanggit natin kanina, itong isang herbicide na may dalawang active ingredient, no? At nabanggit ko kanina yung kainaman nito para sa herbicide resistance management. So bukod pa po diyan, actually meron pang karagdagang benepisyo na makukuha sa kombinasyon ng dalawang AI na ito. Ito ay ang improved efficacy po of the product. Dahil ang pinoxulam po
ay kilala na mayroong broad spectrum of activity. So meaning, marami pong uri ng damo ang kaya nitong patayin. So pinukso lang pa lamang po. At hinaluan natin siya ng cyhalofop-butyl, which is kilala naman sa pagiging grass killer nito. Kaya naman, makukontrol natin yung mga may hirap kontrolin na damo, which is yung grasses, tulad ng television o bayakibok. No? Sa Mindanao, di ako familiar kung ano ang tawag dito. No? At ang palay maya. No? Kaya naman talagang ang kombinasyon na ito ay naging sulit ang produktong Top Shot. At ang susunod po, sa translocation, ito po ay illustration na nagpapakita kung paano pumapasok sa sistema ng halaman o ng damo ang bawat active ingredient na meron ang Top Shot. No? Para po ma-visualize natin kung ano yung sinasabi nating systemic kanina. No? So, dahil po ang bawat active ingredient ay may kakayahang dumaloy sa loob ng sistema ng halaman o yung systemic nga na ating tinatawag, nadadala o naiipon ito sa actively growing points ng halaman o yun yung terminal buds, kung saan doon umuusbong yung mga batang dahon o mga bagong dahon. Ito po yung pinapakita na ating larawan, no? Yung mga araw, kung mapapansin nyo, paakyat, no? Napupunta siya doon sa mga batang dahon. So, ayun po ang simpleng explanation noong pagiging systemic niya. At kaya naman po, pangkaraniwang ating makikitang sintomas sa mga damong na-sprayan ay ang paninilaw ng kanilang terminal buds o ng growing points, which is eto po, no? Kung makikita niya dito kung saan lumalabas yung mga bagong dahon, nakikita niyo, umpisa na siyang naninilaw after 3 days na ma-applyan, no? And then, hanggang sa tuluyang makita natin na manuyo itong mga growing points na ito at maobserbahan ang total plant death, which is o pagkalusa, which is humigit kumulang 2 linggo po, no? And of course, itong larawan po na ipinakita natin, medyo magulang na po, ano, yung damo na ito, yung television na kung saan sinubukan i-spray ito para mapakita sa inyo kung ano ang sintomas na makikita natin sa damong na-sprayan na ng damo, ay ng pamatay damo na Top Shot. And then, ngayon, puntahan naman po natin kung ano-ano yung mga uri ng damo na kayang puksain o kontrolin itong Top Shot 60OD. No? Kaya niya pong kontrolin, actually, ang tatlong grupo ng damo sa ating palayan. So meron, unahin natin itong grasses. So grasses, isa sa mga mahihirap talaga, no, challenging kontrolin sa ating palayan kapag hindi natin na buksa agad. So sa grasses po, meron tayo diyang Echinocloa cruzgalli o locally known as television o bayakibok sa iba. Nandito rin po yung Echinocloa colona o pulampuit, and ang Leptocloa sinensis o salay maya o walis-walis. So ito po talaga isa rin sa mga challenging na kontrolin na damo, pero maipagmamalaki natin na ang Top Shot po ay magaling o eksperto pagdating sa damong ito. Susunod po ay ang susunod na grupo po ng damo ay ang sedges, o ito yung mga tres cantos, dahil yung, kung mapapansin niyo po, yung stem niya ay triangular, ano. Nandito po ang cyperus deformis o yung balayang, kaya-kaya niyang kontrolin din yung cyperus iria o yung payong-payong, at ang fimbristylis miliacea, which is ubod-ubod kung tawagin. At
Ang huli pong grupo, ang broad leaves, ito yung mga damong may malalapad na dahon, no? So, kaya niya pong kontrolin ang Monocoria vaginalis o yung gabing uwak at ang Spinoclea zeylanica o ang dilang butiki o silisilihan sa iba. And dadako po tayo sa ano naman, sa tamang paggamit. Ano ba ang mga rekomendasyon na meron tayo? Para po sa use rate, 1 litro po kada ektarya o katumbas niyan is 100, kung gagamit po kayo ng 10 tank load per hectare ay 100 ml kada tank load po, no, yung tapal. So, sa window of application naman po is between 9 to 12 days after sowing o transplanting, no? Or yung damo po, yung edad niya ay mayroong 2 hanggang 4 na dahon. So, makikita niyo sa larawan. Ito po yung mga damo. O, kung bibilangin natin, mayroong grass dyan na 2 at mayroong 3 no, na dahon. Yan po ang optimum timing na, kung saan maganda i-spray ang top shot. Sa water level naman po, sa panahon ng pag-spray, dapat po ay saturated. Meaning, ito ay mamasama sa lamang, wala pong standing water para po masiguro nating naka-expose lahat ng damo sa ating bukirin, no? Sa panahon ng pag-spray. At ang nozzle type po, inire-recommenda namin ang paggamit ng flat fan nozzle para po talagang pababa yung tutok ng spray solution natin at maganda o uniform ang coverage, no? At ang pamamaraan, syempre, dapat po matamaan natin ang bawat sulok, bawat espasyo ng ating bukirin, no? Para tamaan lahat ng damo. For ano naman po, water re-entry, as fast as 5 hours after application, maaari na po tayo magpapasok ng tubig hanggang 3 araw after natin mag-spray, dapat po makapagpapasok tayo ng tubig. So, makakatulong po iyan sa para sa mas maging epektibo ang ating weed control, no? Para naman po sa compatibility sa tank mixing, iwasan po natin ang paghahalo ng mga chemical na mayroong strong basic, acidic, and oxidizing materials. And konting paalala lang po sa paggamit nito, no? Dahil po ito ay nasa OD formulation o oil-based formulation, nararapat po na aluging mabuti, no? Yung bote, no? Bago natin ito gamitin o ihalo, no? At paalala din po na gamitin lamang natin yung dosis na nire-recommenda na ayon sa nakalagay sa label, which is kanina nabanggit natin 1 to 1 liter per hectare, ano po. At ang target weeds natin, dapat po ang edad ay hindi lalampas, dapat po ito ay 2 to 4, no? Hindi lalampas sa may 4 na nadahon siya, dahil kapag nahuli po tayo, maaring asahan natin or ma-expect natin na magbabawasan yung weed control, no? Kasi may, dahil matura na nga yung ating damo, medyo challenging na po yun talaga para sa ating mga pamatay damo. Okay? And then, maintain po ang proper water levels after application. So, ito po talaga, ang water management is makakatulong po para sa mas maging epektibo ang ating pag-control, no, ng ating damo sa ating bukirin. And bago po tapusin ang aking talakayan, so munting ano po, stewardship reminder sa paggamit nitong produkto namin. So umpisa po sa pagbili, bumili lamang po sa mga authorized retailers para naman po makasiguro tayo na ang binibili nating produkto ay original at nasa magandang kondisyon pa, no? At pangalawa, sa paggamit naman po, importanteng bago natin ito gamitin, basahing mabuti at sundin ang mga nilalaman na impormasyon sa label. Ano po?
nandun na nakasaad yung tamang dosis, timing, target weights, at wastong paggamit nito. Gumamit din po sa pag gumamit po tayo ng personal protective equipment o PPEs sa habang tayo ay naghahanda ng ating spray solution. At gayon din habang tayo ay nag-i-spray at naghuhugas ng mga kagamitang ginamit natin at empty containers. No, ano ba tong mga basic PPEs na to? Syempre nandiyan yung mask, pananggalang sa ating mga mata o goggles, syempre po gloves kapag tayo ay nag prepare ng solution. At kung tayo nag-i-spray po, syempre kailangan natin ng panaklob sa ulo, sombrero, long sleeves, long pants at bota po, no, kasama na ng mga gloves natin and mask. Okay? At panghuli po, ang pag-practice natin ng triple rinsing. No? Ito po yung mga tatlong step. So, lagyan ng tubig yung ating basyo hanggang sa 1/4 ng amount, no, ng bote. Tapos, takpang mabuti, alugin sa loob ng 30 segundo. At isalin po yung pinagbanlawang tubig o yung rinsate sa tangke. No? At hanggang sa masaid yung laman nito. Tapos po yung mga rinsate na yon o yung naipon nating pinagbanlawan, maaari po natin yan i-spray ulit sa field, no? Huwag po natin siya basta-basta itapon sa mga, lalo na sa dinadaluyan ng tubig, itong mga pinagbanlawan. Gawin lamang po itong tatlong steps na to ng tatlong beses. So, tapos po sa pag dispose naman, butasin ang basyo na ito, no, na nahugasan, at pitpitin upang makasiguro na hindi na ito muling magagamit pa. No, ipinagbabawal na po ngayon ng ating lokal na regulasyon ang pagbabaon ng mga empty containers, no, sa lupa. Kaya mangyari lamang na sundin natin ang mga lokal na regulasyon sa tamang paraan ng pagtapon ng mga na triple rinse ng mga basyong ito. Yun lamang po. So ayan, napakalinaw po ng pagpapaliwanag kung ano po ang Top Shot 60OD, kung ano po yung kaya niyang patayin, ano po ang tamang timing, tamang dosage, at paano po ang tamang pag-i-spray. Kaya ano pa po ang hinihintay nyo, gumamit na ng Top Shot 60OD. Isang mabilisang shoutout po kay Sir Edmond Roy de Marocot. Ganon din po kay Sir Monray Magtown. At kay Sir Edwin Bertuccio. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment down lang po kayo. At para po sa mga may katanungan pa sa Top Shot 60OD, pwede po kayong mag-comment at atin po yung sasagutin.